ang Google ang isa sa pinagkukunan natin ng impormasyon. Kung gusto mong malaman ang isang bagay, sa simpleng search mo lamang ay masasagot ka na sa iyong mga katanungan at mga bagay na gusto mong malaman. Lalo na sa ating mga kabataan na nag-aaral o sa mga taong gusto pang lumawak ang kanilang kaalaman. Ngunit alam mo ba na mayroong mga bagay na hindi mo dapat i-search sa Google? Dahil naglalaman ito ng mga sensitibong paksa, mga larawan, video, o magiging ikakapahamak mo at pagsisisihan mo dahil natalo ka ng iyong curiosidad at sinerch mo ito. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi mo dapat i-search sa Google. Make sure na tapusin mo ang video na ito dahil magbibigay ito ng karunungan sa iyo, lalo na kung ikaw ay isang mausisang uri ng tao. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang nakabisita sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at pakihit na rin ng notification bell para updated ka sa tuwing may video akong i-upload. One guy and one jar. Ano ba ang pumasok sa iyong isip sa iyong napanood? Kung ikaw ay kumakain sa mga oras na ito, ay inaanyayaan kitang itigil mo muna ang iyong panonood nito at bumalik ka na lamang pagkatapos. Kung madidiriin ka, ay wag na wag kang magpapatalo sa iyong curiosity na i-google ito dahil hinding-hindi mo ito magugustuhan at maaaring bumaliktad ang sikmura mo sa kakasuga kapag napanood mo ito. Ang tao sa likod ng video ay nagngangalang Alex, pinaniniwalaang galing sa bansang California o Ukraine. Makikita mo sa video ang isang garapon habang dahan-dahang inuupuan ng isang lalaki na nakahubad at dahan-dahan naman itong pumasok sa kanyang butas. Makalipas ang ilang segundo ay tuluyan na itong nilamon at hindi mo na makikita. Ilang sandali pa ang nakalipas ay bigla itong sumabog. Oo, tama ang narinig mo. Sumabog ito habang nasa loob. At naghahalong dumi at dugo ang lumabas mula sa kanyang butas. Ngunit determinado ang ating bida na tanggalin ang mga bubog na nasa loob gamit ang kanyang kamay na parang walang nangyari at sanay na sanay sa kanyang ginagawa. Ang video ay may haba na 2 minutes at 23 seconds. At kung natatalo ka ng iyong curiosity at gusto mo itong panoorin, ay watch at your own risk na lang, kaibigan. Smoker's lungs. Alam natin ang paninigarilyo ay nakakapinsala sa kalusugan, lalo na sa iyong baga. Ang simpleng pag-search nito sa Google para sa smoker's lungs ay naghahatid ng mga larawan ng isang baga ng isang smoker na hindi kaaya-ayang tingnan, na kung hindi matibay ang sikmura mo ay mapaparamdam ka ng pagsusuka. Kaya kung ikaw ay isang matagal nang naninigarilyo at nagsisikap na huminto sa paninigarilyo, ang isang pagtingin sa mga larawan ng mga baga ng naninigarilyo ay maaaring makumbinsi kang tuluyan na itong tigilan. Mr. Hands. Ang Mr. Hands parang tunog ng isang sci-fi character. Ngunit huwag kang matuksong i-google ito, lalo na kung ikaw ay wala pa sa wastong gulang. Dahil naglalaman ito ng sensitibong paksa na hindi mo gugustuhin makita. Ang Mr. Hands ay ang pangalan ng isang dating inhenyero ng Boeing na nagngangalang Kenneth Pinyan na namatay noong 2005 matapos magipagtalik ni Pinyan sa isang kabayo. Namatay si Kenneth Pinyan matapos ng isang kabayo na nagdulot ng pagkabutas ng kanyang bituka habang binivideohan siya ng kanyang kaibigan. Your symptoms. Break muna tayo sa mga nakakadiring bagay na hindi mo dapat i-google at pag-usapan muna natin ang seryosong mga bagay, lalo na patungkol sa iyong kalusugan. Kung mayroong kang karamdaman, ay mas mainam na pumunta sa isang tunay na doktor sa halip na umasa sa impormasyon mula sa Google. Ang ilang mga tao ay gumugugol ng mahabang oras sa pagsasaliksik sa kanilang mga nararamdamang sintomas upang kumbinsihin ang kanilang sarili na sila ay may cancer o ilang iba pang hindi pangkaraniwang sakit at nahahantong sa pag-inom ng mga maling gamot na mas lalong makakapagpalala sa iyong karamdaman. Kaya ugaliin mo na bumisita sa doktor upang makakuha ka ng tunay na diagnosis dahil baka isa lamang itong normal na karamdaman at hindi mo dapat ikabahala. 3 guys and 1 hammer. Ang bagay na ito ay tunog magandang pakinggan. Ngunit uunahan ko na kayo, huwag na huwag niyong i-google ang isang ito dahil pagsisisihan niyo kung ano ang iyong makikita sa pag-search mo nito at habang buhay mo na itong dadalhin. Kwento ito sa isang karumaldumal na krimen na ginawa ng tatlong magkaibigan na sina Victor, Igor at Alexander na kapwa mag-aaral. Sinabi ng kanyang dalawang kaibigan na si Igor at Victor na sila ay may acrophobia o pagiging matatakutin sa mataas na lugar
Kaya napagdesisyonan nilang labanan ito at nagbunga naman ang kanilang ginawa. Kalaunan ay sinabi rin ni Alexander na pati siya ay may hemophobia o pagiging matatakotin sa dugo. Kaya naman sinabi ng dalawa niyang kaibigan na gagawa sila ng paraan para mawala ang takot nila sa dugo. Kaya nang huli o kumuha sila ng daga, pusa at mga aso, ginigilitan nila ito upang lumabas ang dugo. At lahat ng ito ay naka-video. Kalaunan, nag-upgrade ang grupo sa pagpatay ng tao at paggawa ng mga krimen. Isang gabi noon, habang naglalakad ang isang babae, ay walang awa nila itong pinagpupukpok ng martilyo hanggang sa magkalasuglasug ito. Naging libangan na nila ito at gabi-gabi na lamang nila itong ginagawa. Sa kabuuan ay umabot na sa 30 katao na kapwa nalasuglasug at hindi mo na makilala pa ang kanilang mga biktima. Kaya naman pag hinahanap mo ito sa YouTube ay sasabihan ka ng mga tao na huwag mo itong panuurin. Blowaffle. Kung naka-turn on safe search ang iyong Google at sinerch mo ang Blowaffle, ay makakakita ka ng mga larawan ng mga asul na kulay na waffle at blueberry na waffle. Ngunit kapag i-search mo ito habang naka-off ang iyong safe search, ay makikita mo ang nakakadiring larawan ng malubhang impeksyon sa ari ng isang babae na hindi mo magugustuhan, lalo na kung hindi ganoon katibay ang sikmura mo. Humigit kumulang isang dekada na ang nakakalipas ng kumalat sa internet ang tinatawag na blowaffle disease na pinaniniwala ang nakukuhang sakit sa pamamagitan ng pagtatalik. Giving birth. Halos lahat ng babae sa mundo ay nakakaranas o makakaranas ng pagdadalang tao. Ito ang pinakamagandang regalo na ibibigay ng Panginoon sa ating mga tao. Ito rin ang pinakamahirap na susungin ng isang ina. Sabi pa nga ng isang kasabihan na nasa hukay daw ang kanilang isang paa sa mga panahong ito. Ang panunood mo ng mga video tungkol sa panganganak ay nakakapanghina ng loob. At isang nakakatakot na bagay para sa isang babae, dalaga ka man, ina o isang nagdadalang tao. Lalo na kung mahina ang iyong sikmura at hindi tigasin ang iyong loob patungkol sa mga bagay na ito. Dahil maaari kang makakita ng mga masisilang video at hindi matagumpay na panganganak na magdudulot sa iyo ng phobia o takot. Kaya payo ng mga eksperto ay iwasan mo ang panunood o pag-google ng mga bagay na ito dahil maaaring hindi mo ito makalimutan at dadalhin mo ito maging sa iyong pagtulog. Two girls and one cup. Sa unang dinig ay parang masarap naman itong pakinggan para lamang itong dalawang magkapatid habang kumakain ng ice cream. Kung kumakain ka sa mga oras na ito, ay sinasabi kong tigilan mo muna ang panunood mo at bumalik ka na lamang pagkatapos. Dahil baka may marinig ka na hindi mo magugustuhan at sinasabi ko sa iyo kaibigan, huwag na huwag mong i-google ito, lalo na kung mahina ang sikmura mo. Maraming tao ang sumubok panuorin ang bagay na ito, ngunit ilan lamang sa kanila ang nagtagumpay. Makikita sa video ang dalawang babaeng walang saplot, ang isang babae ay dumumi sa baso at pagkatapos nito ay masaya nila itong dinidilaan na parang isang napakasarap na flavor ng ice cream. Di naglaon ay hindi pa nakontento ang dalawa at itinudo pa nila ang kanilang trip. Ipinahid nila ito sa kanilang mukha at ginawang parang isang skincare. Pagkatapos ang isang babae ay tinusok ang kanyang lalamunan para ilabas ang kanyang kinakain habang nakaabang naman ang kanyang kasamang babae upang saluhin ito. Hindi mo maintindihan kung ano ang pumasok sa kanilang isipan at ginawa nila ang napakadiring bagay na kahit ang libo-libo o milyon-milyong tao ay hindi ito kayang panuorin. Your favorite food. Marahil nagtataka ka nang marinig mo ang bagay na ito na kung bakit hindi nararapat na i-search mo sa Google ang iyong paboritong pagkain. Kung ikaw ang uri ng tao na food is life, ay nararapat na huwag mo na lamang i-search sa Google dahil sa halip na ang gusto mo lamang ay ang maglibang habang nagpapalipas ng iyong oras, ay madadala ka pang tawagan si Foodpanda o di kaya GrabFood na ang iyong tinatago-tagong pera para sa ibang bagay ay nagastos mo pa. Kaya payo ko sa iyo, iwasan mo ito upang hindi ka matuksong umurder. Criminal intent. Ang bagay na ito ay dapat mong seryosohin dahil maaari kang makakuha ng malubhang problema sa bagay na ito kung maghahanap ka ng mga kahinahinalang termino sa Google tulad ng paano gumawa ng ipinagbabawal na gamot o di kaya paano gumawa ng bomba o kahit anong uri na pampasabog. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang mausisang tao o gusto mo lamang palawakin ang iyong kaalaman at wala kang masamang intensyon sa mga bagay na ito.
dahil ang serbisyo ng seguridad at pagkontrol sa droga ay nakatuon sa pagbabantay para sa mga kahinahinalang termino sa Google search. Isang halimbawa dito ang nangyari sa isang binatilyo ilang taon na ang nakakalipas. Hinanap ng isang miyembro ng pamilya sa New York ang terminong pressure cooker bomb at isa pang miyembro ng kaparehong family search form na backpack. At hindi nagtagal ay dumating ang mga lokal na otoridad na kumakatok sa kanilang pintuan. Kaya huwag kang magpapatalo sa iyong curiosity na hanapin mo ang bagay na ito sa Google dahil magdudulot lamang ito ng malubhang problema sa iyo. Alam naman natin na kung marami ang iyong nalalaman ay isang napakagandang bagay. Ngunit may mga bagay na hindi mo dapat malaman o alamin dahil magdudulot ito ng isang pagsisisi na natalo ka sa iyong curiosity at ginawa mo ang marapat na hindi mo dapat gawin. Kaya naman, payong kaibigan lang, search at your own risk. Maraming salamat sa pagsubaybay at sana may natutunan ka sa videong ito. Dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Dito lang sa channel na magbibigay sa iyo ng karunungan tungkol sa mga bagay-bagay. Hanggang sa susunod!